Nagsisiksikan sa pantalan ang maraming stranded na pasahero matapos makansela mga biyahe dahil sa bagyong Egay. Ang ilan sa mga pasahero wala na raw makain at wala na ring espasyong matulugan. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Walves. Mon, kamusta na yung mga pasahero dyan? Gretchen, aabot na sa 400 mga pasahero ang nagtitiis lamang dito sa drop-off area ng mga pasahero dito sa Northport Passenger Terminal sa Maynila. Yan ay matapos nga kanselahin muna ang paglalayag ng mga barko dulot nga ng Super Typhoon Egay. Ang iba sa kanila na kanya-kanyang hanap na lamang muna ng pwesto dito sa lugar, eh halos 4 araw na raw dito sa terminal o halos nung Sabado pa raw na nanatili dito sa pier. Ito po yung higaan namin, sir. Inibili pa namin sa labas para may mahigaan kami, sir, may masapin. Ito po, durog-durog na po. Halos maghiwayo-walay na ang kartong ginagamit ni na Marilyn bilang sapin para makahiga sa sahig ng Northport Passenger Terminal sa Maynila. Dito na kasi sila natutulog mula pa nung Sabado para hindi raw sana mahuli sa biyahe papuntang Dipolog. Kahapon dapat ang alis nila pero bigla namang nakansela dahil sa epekto ng Super Typhoon Egay. Kasama niyang nagtitiis sa ganitong sitwasyon ang anak na may kondisyon sa pag-iisip. Oo nga, bagyo. Pero sana, sir, nagsabi sila ng maaga para hindi naman maabala yung tao makahanda, di ba? Lalo na walang ganyan, no? Mahirap din, walang pagkain. Magdadalawang araw na rin sa pier si Edwin na papunta sa ng Bohol. Problemado siya, lalo't mag-iisang araw nang walang baterya ang kanyang cellphone. Naisip ko rin yung pamilya, wala na akong kontak. Eh kung wala na akong pier, paano ko silang magkontak? Mapadalhan ako ng pera para palawan. Ilan lamang sila sa halos 400 pasaherong na stranded sa terminal. Kanya-kanyang diskarte sila mula sa pagtulog katabi ang naglalakyan nila mga bagahe hanggang sa pagligo gamit ang iilan lamang mga banyo. Ang problema, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga pasahero. Sistika na po at saka hindi po namin alam na wala na pong biyahe. Sana hindi na lang kami pumunta dito dahil cancel po pala ang biyahe ng barko. Aminado naman ng Philippine Ports Authority na tali ang kanilang kabay sa ganito mga sitwasyon. Kaya nagpapasaklolo na rin sila sa mga shipping line. Nananawagan po kami sa shipping line na bigyan sila ng accommodation. And at the same time, kami naman sa pantalan, pwede naman po silang mag-stay dyan ka. So, ayan, medyo kailangan lang talaga pong magtiis muna habang wala pang biyahe. Nakipag-ugnayan na raw ang shipping line sa mga apektadong pasahero at nangakong mamamahagi naman ng pagkain. Sa tala naman ng Philippine Coast Guard hanggang tanghali, umabot na sa mayigit 6,000 pasahero ang stranded mula sa 12 pantalan sa Bicol Region. Mayigit 1,300 pasahero naman ang naiipit ngayon sa mga pantalan sa Southern Tagalog, habang may mahigit 2,000 ring stranded sa mga pantalan sa Eastern Visayas. Ilan sa mga pasaherong yan, kanya-kanya ng pwesto at higa rin sa mga upuan, pati sa sahig ng Hubasan Port sa Allen, Northern Samar. Kita rin nakatengga sa pantalan ng mga bus at sasakyang hindi makabiyahe dahil sa bagyo. May mga pasahero namang natengga sa pantalan sa Maynila kaya't nagbaka sakali na sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITEX. Kabilang na dyan si Joel. Hindi niya raw alintana kahit mas mataas ng 500 pisong pamasahe at may posibilidad pa na mas stranded din siya sa Matnog Pier sa Sorsogon. Pag doon ako mas stranded, at least malapit na lang kaysa dito kung maghintay na abutan ka pa ng isang linggo tulad yun sa pier. Gretchen, sa mga oras na ito, halos hindi mapakali na yung mga residente dito nga sa loob ng passenger drop-off area ng pier dahil nga bukod sa kanila, eh talagang nakabalandra din dito yung naglalakyan nila mga bagahe na hindi buhaba sa 5 yung bilang kada pasahero o kada pamilya na bumabiyahe. Actually, hindi na nga malaman yung pinakadaanan dito dahil talagang pasikot-sikot na para ka nakikipagpatintero na sa daan para lamang makalusot no sa mga pwede mong lusutan din or daanan pa dito sa area. May dalawang option yung mga na-stranded na pasahero or apektadong passengers. Una, pwede nilang i-refund yung kanilang nabiling ticket o di kaya naman magpa-rebook ng biyahe na ang pinakamalapit na raw sa darating pang weekend kung sakaling tuluyan na talagang gumanda ang lagay ng panahon. Kaya naman patuloy na pinakikiusapan ng mga otoridad ang mga pasahero na kung meron silang mapupuntahan na kamag-anak na malapit dito sa Maynila, doon muna tumuloy pansamantala. Pero kung wala, ganito yung mangyayari. Tiis-tiis muna dito sa terminal. Gretchen, balik sa iyo. Okay, maraming salamat sa update at sana makalayag ng ating mga pasahero. Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.